Tangkad mo, sir, ha? Oh, baka may gusto kong batiin. Oh, binabati kayong motorstar dyan. Kahit saan lupal kayo bumili, pwede-pwede na. Wala nang tracking. Pera na lang ang kulang. Wala na lang. Hindi na kailangan magpa-adjust. Eh, binabati kayong asawa ko dyan. Naubos yung pera, pasensya ka na. Eh, pera mo naman dito sa... Basin shop ni Boss G, kahit paraing motor, may bayad pa rin. Eh, yun lang. Salamat kay Coach Jan. Idol ko yung motor mo, gagayain ko yun. Malalaman ko rin yung bahay mo. Parang iba yun. Para pagka pumunta ako sa bahay mo, nagpapagawa ka, nagpa-vlog ka, kasama na ako. Kumukuha na ako tips, magiging vlogger din ako 2040, abangan mo. Yan mga guys, no, kanina pa siya nandito talaga siya yung... Hindi na kami nandito dito, traffic na mga hindi na nag-abati yung mga ano, kasi stoplight dito, 1,000 minutes bago mag-green light. Pagpasensyaan nyo na yung tenab, ganyan talaga rito. Kaya mga guys, ito ang indikasyon na masama sa katawan na pinagbabawal na gamot. Yan. Okay. Dahil joke lang. Kasi pag walang-wala na talaga, ito, partner ko to, tinan mo, oh, yan. Kaya pagka gumagawa kami ng motor, pag in-start mo, gagana. Pag inuwi mo, wala na. Good morning po, Coach John Rai. Salamat po, ako po ulit yung nanalo. Ang ganda po ng mag, makakatulong po to pag po tayo ay nag-check ng mga activity. Ito po yung gloves ko. Ito po, tapos ito po yung cover po kapag po tag-ulan. Magagamit po, sukat na sukat po sa motor ko. God bless po at ingat po palagi. Road to 100K subscriber. God bless po and ingat, peace lang, walang away. Yo mga ka-rides, don't forget to like and subscribe and always remember, peace lang, walang away. Mga ka-rides, don't forget to subscribe. Yeah, congratulations ulit sa ka-ride natin si Errol. Actually, pangalawang beses na nang nanalo to mga ka-rides. Kasi dito sa Coach John Rides, hindi kita pipigilan sumali hanggat continue yung suporta mo sa channel, no? Kahit nanalo ka na dati, sali ka ulit. Kung sumali ka na, hindi ka nanalo, sali ka lang ulit. E sasamantalay ko ito pagkakataon na ito mga ka-rides na abangan nyo, 8K subscribers pataas, iba na ang ipamibigay natin, hindi na items dahil dumadami na yung sponsor natin, kasama na si Sir Archie. Asa ba Sir Archie? Sir Archie! Yun! Okay! So nag-decide kami mga ka-rides na ang gagawin natin pamigay is ikakash na natin 1,000 pesos sa mananalo. Yan, no? So, subscribe lang kayo, no? Everyone, nalagdagan na yung 1,000 subscriber ni Coach John, may ayuda tayo. Yan, no? 1,000 na, mga karay. So, napag-isipan namin yung Sir Archie, sa kanong iba pang sponsors na 1,000 na lang para at least yung gusto niyong bilhin, yun yung mabibili nyo. Hindi, baka gaya niyan, si Errol, twice na siyang nananalo. So, yung gloves, dalawang beses na rin. So, parang sayang, no? Kaya, ganun na lang. Kaya, subscribe lang kayo. At abangan nyo yung 8,000 natin, di ba, Sir Archie? Maka lang yan. At, sir, ang abangan nila yung 10,000. Ah, oo. Abangan diba? Yung 10,000 natin. Pinaplan mo kami ni Sir Archie para sa 10K subscriber. Ano yung pinaka-bonggang pasapresa natin sa 10K subscriber. Kaya, ano pa inaantay nyo? Click nyo na yung subscriber button at hit the notification bell. Yun! So makita kita tayo sa next parable mga ka-rides. Anyway, nandito ulit ako sa Motorstar 10th Avenue. Nakita nyo naman, nakaupo ako kanina sa isang napakagandang bagong motor. Ito yung nire-request nila, yung inaabangan ng mga ka-rides natin dyan. Yung bagong ano, magpapasabi. Di magpapatulog sa iyo sa gabi. Okay, ito ang Easy Ride 150CL.
Yan mga ka-rides, diba ang pogi. Pero syempre, kasama ulit natin si Sir Archie para ituro tayo sa mga basic na specs at kung ano yung mga features nitong bagong Easy Ride 150 CL. Sir Archie, so take it away. Ano bang mga bago dito? May bago ba? may bago siya. Bago lang yung kaha niya. Pero isabihin ko na agad yung makina niya, same pa rin siya nung unang Easy Ride natin, yung RS din yung R2 natin. Then ang mga nabago lang, yun nga, yung looks ng kaha niya, yung out, panglabas kung saan mga tamagin nila. Then LED na po yung headlight niya, lahat LED projector po yan. Nakikita niyo po, isan natin. So yung kilay niya mga ka-rise ito? Yeah? Low beam. Low beam. Low beam, then high beam. Siyempre may passing na yan. Actually mga ka-rise, kung makikita nyo, para siyang NTL. Pero may tawag dyan eh. Anong tawag dyan sa RC? LED projector po. Yun. Itsura nyo kasi pabilog, kaya parang kakaanat talaga yung ilaw, no? Yeah. Then yung signal light natin, kitang-kita na. Sir, hindi kagaya nung unang Easy Ride, nagre-reklamo sa light, hindi daw makita kahit siya maliwanag. Oh, wala. So syempre, ang kulang na lang is hazard switch. Kaya na lang po magpapalawin. Basic lang naman yun, sir. Basic na lang yun. And then sa ibang specs, wala. Same pa rin. GY6 pa rin ang pyesa niya, panggilid pati makina. Yung gulong niya, pati ultimo yung brand ng gulong niya, yun pa rin. Pareho lang, no, pati sir. Sukat, yun pa rin. Saka disprig lang tayo. Yung caliper, baka sabihin nyo, bago hindi. May kulay lang yan. Bakas pa rin yung dati yan. Pero sir, ito yung ano eh, medyo nagandaan ako eh. Medyo nag-iba dito si Motorstar eh. Gandaan ka, coach, ibabibenta mo na yung 150, no? Hindi, yeah, joke lang. Ito, sir, oh. Yung iba yung tirada nila dito eh, di ba? Para sa akin lang ah, in my opinion lang, parang di ba kakaiba, no? At hindi siya yung usual na Motorstar. Then, sa glossy natin na kulay, sticker siya. Nakabaon siya sa top coat, pero pwede siyang tanggalin, ha? Sa inyo naman yan. Pero para sa akin, kasi pangit naman kung tatanggalin. Oo, mo. Ganda eh. Yung matte color natin, naka-emblem siya. Naka-emblem. Lahat ng matte colors natin naka-emblem, then yung glossy colors natin lahat ng sticker. Saka, coach, nadagdagan siya ng for safety, ano ha? Ano yun? Ano yun? Ito, sir? Yung lock nga sa front sa likod. Yan. Para siyang ano, ano, yung handbrake kumbaga sa kotse. Oo, hindi mo siya magagalaw. Oo, hindi mo siya maiikot kasi nga, nakalock siya eh. So, kapag na-park mo sa medyo alanganin, no, sir, no? Yan. Mm. Pero sir, ano, may mga bago ba rito or something? Ayan, panel gauge. Wala din, no? Same. Analog pa rin. Analog. Then yung mga switch niya, medyo gumaganda naman na kahit pa paano. Yung quality niya, no? Ay, naku, yun. Nakabukas pala. Alakas pa rin ang kusina. Nakabukas pala. Yung kusina, ganun pa rin, malakas. Tapos sir, may switch dito sa headlights na hindi siya yung automatic headlight. Yes po, ayan po, ito po. Park light, then yung headlight. Ito lang mga garage, makikita nyo dito, fuel gauge, indicator ng high gauge. O ano po sir? Ano yan? Power. Wow! Yan yung indicator niya pag may preno ka sa likod. Ah, pag sa likod. Pag sa likod to, ilaw. Kahit anong preno yan, coach, ah, ilaw yan. Yan. Ah, P! P for preno. Preno. Okay, kakaiba to. Kasi ito, analog tayo. Kilometer, tapos 3 meter. Yan lang naman, basics yan. Ito, ilaw to sa signal. Yan, sa signal. Yan yung indicator niya na nalagyan siya na signal. Yan. So paliwat ka nang sa dito. Kasi meron nang mabasa sa vlog, sabi pinutan daw ito ng orasan, analog na para magkakaroon ng orasan. So wala kang itindigin dyan. Ito sir, dito medyo, ito yung iba, no? Pati sa ER-150L, walang mga ganito eh, no? Sa RS talaga meron ito. Sa RS na talaga. Yan. Okay. Ito yung pinutot mo, ito yung pinutot mo yung seat. Bukas yung puwan natin. Kamustahin na natin ito kagad. Anong kaso dito sir? Half-face na helmet. Half-face lang. Tapos 4 liters pa rin capacity ng ano niya, ng gasolina niya. Yan, ito mga garage. Neato, maganda, malinis. Tapos malalim. Yan, malalim. Tapos kung mapapansin nyo, meron dito. Ano kaya meron dito sa likod? Yan. Meron nasa gilid sir eh. Naiiwagaan niya rin ako. Oh, yan. Walang laman. Ano kaya sir? Walang laman, design lang talaga. Tingin ko ano yan sir, parang abang. No. Kung ano yung pwede mo ilagay? Pwede ka maglagay. Kunwari, kung di ka pa okay dito sa USB port, pwede ka maglagay dito ng ano, ng another ano. Maganda. Bilog. Pang-abang na lang talaga.
sa akin na, pareho ng easy ride, no? Same dating lang, pati panggilid, pati problema, dragging, yun pa rin, wala nang bago. So technically, sir, talagang mukha lang ang nabago. Yes po, yung outside lang po talaga, yung flaring, yung headlight. Siyempre, yung inaabangan ng lahat, tungkol sa presyo nito, siyempre. Diba? So since kadarating lang nito ngayon, may kodigo. At habang inuhugot mo yan, sir, dahil di mo pa kabisado, patayin mo muna si Giovanni Corella, na kuha niya yung motor niya. Nakuha niya na yung ano niya, isa rin doon 15 niya na kulay blue. Yan. Tsaka si ano, yung mga Panda Boys dyan sa Jensen. Vice President si niya, siya sa President. Ang president nila si September 14. Oo, saka si Vice President, si Mayor Vic Mendoza. Oo. Ding Dong Redota. Redota, yan. Kachat ko rin yan. Nagpadala ng flaring siya sa akin. Mawala yung kodigo ko, ah. Saka ba? At habang inahanap, Sir Archie, yung kodigo niya, mga ka-rides. Shoutout na rin sa mga ka-rides natin dyan. Alam mo, lagi kita kasama pero wala akong sinasabi. Ito na mga ka-rides, ang presyuhan itong bagong Easyride 150CL. Itong bagong Easyride natin 150CL, ang SRP niya is 48,000 pesos. Then yung down payment niya, sa regular muna tayo mga ka-rides, 4,200 yung regular down payment niya. Then sa 18 months, 3,845 siya. Then gusto niya naman ng 2 years to pay, 3,212. Yan. Tapos kung gusto niyo naman po ng higher down payment, meron din po kami niyan. 16,300 po yung ano niya, yung down payment niya. Then ang monthly niya sa 1 year is 32. Then 28 something sa 18 months. Nakalimutan ko na, no? Wala kasi isa pang kopya talaga eh. Pero, requirements, sir, requirements. Requirements ganun pa rin. Dalawang 2x2 picture, dalawang valid ID. Barangay clearance, sedula, proof of billing, then proof of income. Sa total na kaupukan dyan, same ba? Ano bang taas nito? Ganun pa rin, same pa rin siya nung RS natin eh. So for ito mga ka-rise, no, para makita nyo lang, sa Archie is 5'7". Yan ang itsura niya. Simpleng simple, no, walang kahirap-hirap. Naka-flat yung paa niya sa ground. Relax na, relax. Yan, yeah. Ay, kasi si Archie ba to? Sino ba to yung interview mo? Bakit sabi yung mga motor niya dito, mga ano, nakakapogi? Pag motoros na nakakapogi, ewan ko ba? Hindi ko rin alam eh. Ang pogi na si Archie. Ako, mga ka-rise, konti na lang, parang napapaisip ito kong kumuha eh, no? Benta ko na ba yung ER ko, sir? Pwede. Hindi, no? Pero mga ka-rise, gagawin ko ng paraan para ma-update kayo sa kung ano man pwedeng iayos dito or kakaharapin natin the future. Siyempre sa tulong ni Sir Archie. Yan. Sakot! Teka lang! Sir Archie, ano pala yung mga available colors dito para sa mga ka-rise natin na interesado dito sa CL? Meron tayong available dito sa opisina ng matte black, glossy white, glossy red, then matte orange. Matte orange mga ka-rides sa labas. Sir pala, inumalabas pa ng chismis. Ito daw ba ay FI o carbureted? Para once and for all, malinawan na yung mga... Kasi ito sir, oh, ay kita nila dalawa. So usually pag ganito, di ba sir, FI. So ano ba talaga to? Carb type pa rin siya. Yun, carb type. Huwag tayo magbigay ng maling impormasyon. Tama, tama. Siguro itong hindi ko rin masagot kung bakit dinalawan niya to eh. Kasi hindi naman puro kipag sinabing dalawa to, FI na eh. Bakit yung Yamaha Mio MXI na carb type? Dalawa rin naman to ha, pero carburetor yun. So mga ka-rise, no, basic na basic, lahat ng features halos, pareho lang nung una na lumabas dito, no sir? Okay. At talaga nabago lang is yung mukha niya, kumbaga face lift na tinatawag, no sir? Mga pala sir, sabihin ko na nito sa mga ka-rides natin na dumadami na rin yung mga nanonood sa atin, hindi lang mga naka-Easy Ride 150N. So, nag-iisip na rin ako na unti-unti yung vlog, ilalabas ko na rin sa ibang klase ng motor para doon sa mga ka-rides natin na nag-request na i-review ko naman daw yung ganito klase ng motor. Kahit anong brand pa yun mga ka-rides, dahil dumadami na rin naman yung supporters natin,
Kaya ito naman yung kumbaga magle-level up na rin tayo ng pagba-vlog. So, level up ng premyo, magle-level up na rin tayo ng vlog, pero isa lang ang hindi natin iiwanan. Si Sir Archie. Yan! Ang original nating ka-ride. Kaya always remember, kahit anong mangyari, peace lang, walang away.